يعني لما بسعى yun, oh, tabingi nga. So, hi, sa mga nanonood. So, meron ba? Live na ba? So, hi! Okay. Hindi ko makita. Hi! Hi sa mga manonood. So, yung mga manonood, sorry. Ano lang kami? Makeshift lang kaming live kasi hindi kami, ayaw kami papasukin ng B-Live. So, ayan. Ito kaming tatlo. Hello, Jocelyn. Sorry, sorry sa setup namin. Hindi kasi kami makapasok. Oo, so, basta basta naririnig nyo kami, good na yon. So, para nakikita nyo yung balikat ni Rhea. Tapos lilingon siya ng pa-sexy. Yung pakuna mo, bakla kayo na pinapakita mo sa kanila. Oo. Okay. So, hi. Hello. Hello ulit. Hello. Nakakatawa naman itong live natin. Pasok naman sa screen eh. Kita mo ba sa live? Hindi ko pa napakita, wait lang. Pasok naman pala eh. So, hindi kasi tinitingnan ko yung streaming ng Zoom. Ah, okay. Meron eh. Nag-research ako bakla, kaya ako nananay. Eh, kaya lang, bakla ka. 9:30 na. Tuloy na natin to, tapos next week na lang tayo lumipat. Sige. Sige, ayun. So, hi sa mga nanonood. Ang topic natin today, so, nahihirapan ako sumilip sa phone. So, sa mga manonood, yung topic natin today is building and managing your online footprint. So, bilang freelancer, importante yung online fruits. So, online fruit. Ano ba? Online footprint. Ano ba? Ano ba? Parang kinikiliti ang tumbong. Lasing na. So, ano? Ligaya. Sandali, bago tayo mag-online footprint, di ba binibig mo natin recitation si Madam? Ah, oo. Yung last topic kasi natin is onboarding your client last week. Yun yung topic natin. Eh, wala si Madam. So, bibigyan muna natin siya ng time. Oo, para siya naman yung mag, ano. Siya mag-present. Sige. Ready ka? Oh, kasi ikaw yung may mas maraming on, kita, ano kita yung onboarding sa amin. Eh. So, ready ka? Hindi nga ako nagtataas ng kamay. Ano ba? Ayun, ang ginagawa ko talaga usually sa onboarding is, mostly kasi na nakukuha kong client, hindi sila ganun ka-structured. So, ako talaga yung proactive na umepal pagdating sa onboarding. So, after na ma-close namin yung deal, may client na okay na mag-contract. Tapos may client na pag sinend ako ng contract, hindi sinasign. So, okay lang. Basta babayaran mo ako. Kasi nagsasign kami usually weekly. So, during onboarding process, nililinaw ko na lahat. Yung mga key points ko is yung work hours, anong pag-uusap. Parang paano magiging setup namin sa work hours, number one. Number two, payment system. Yun yung mga important na dapat yung ginawin sa client. Hindi, wag sa start na kayo. Wala pa tong mga points na to. Tapos number three, ano yung parang major tasks na assigned sa'yo. So pag yung mga yun malinaw na, dun na tayo sa mismong onboarding process, kaya na ka magsa-start. Ano yung, since alam mo, or lalo na kapag alam mo na yung niche mo, yung mismo trabaho mo kay client, so alam mo kung ano agad yung mga kailangan mo. Ilista mo kung ano mga tools yung kakailanganin mo, or kung si client may listahan ng mga tools na kakailanganin niya, and logins niya yung dapat na gamitin, make sure na before you start, hawak mo na yung mga yon. Kasi paano ka magkita ang mga kapagsimula, di ba, kung wala yung mga tools. So, kung si client, hindi siya ganun ka-structured na mag-handover mag-onboard, ikaw na yung mag-proactive. Ikaw na yung mag-direct. Na
usually, sa side ko, ganun yung nangyayari. Ako rin yung naghihingi ng lahat. Na, oh, akin yung mga ganto-ganto. Tapos, kapag kailangan ng training, go kayo sa training. After na makuha mo yung mga logins, diretso na kayo sa training. Sa akin naman, personally, usually, pag hiningi ko na yung logins, okay na ako. Parang, hayaan mo muna ako client, and then balikan kita pag may mga questions ako. Ganun, oh, leave me alone. Ganyan. Ganyan yung peg. Leave me alone. Don't bother me. Ganyan. Usually, ganun talaga yung ano. Kaya, don't bother me. Ang bilis ng ano, ng transition namin, tsaka ang bilis ng onboarding namin. Kasi once nahawak ka na yung logins, and ano yung mga kailangan mong mangyari, ano yung mga kailangan mong makuha. Basta hawak ko na yung mga yon, go na ako, makakapag-start na ako kahit hindi niya na ako pakialaman. Tapos, kukulitin ko lang siya from time to time kung may questions ako or kung tapos ko na at may papagawa pa siya, may idadagdag siya. Or usually ganun kapag meron siyang mga biglang naiisip na kulang. So, sa nature ng trabaho ko na hindi siya ganun ka-task-oriented. Kasi kung pure transaction coordination, madali. Kasi basta binigay sa akin yung logins, tsaka yung checklist. Tapos, okay na po. Tapos, basta make sure na include mo ko sa lahat ng email correspondence regarding sa property na to. And then leave me alone. Ganun. Ganun ang peg. Leave me alone ang peg. Pero kapag may ibang, may mga clients ako na talagang real estate business consultancy yung peg, na talagang tutulong ko siyang i-restructure yung business niya. Let's say, nagta-transition siya from an agent to a broker, or from an agent to an investor, or from an agent to a property manager. So, dun yung medyo mas madalas yung communication namin kasi madalas kami nagbe-brainstorm. Yes, matalino. Brainstorm. So, depende siya sa client at depende sa nature ng trabaho. So, mag-a-adjust ka kung mag-a-adjust ka depende sa need ng business. Tama yung magandang tanong, Rhea. Bakit kailangan? Pwede bang wala na lang? Na onboarding? Onboarding. Pwede bang wala na lang? Hindi pwedeng wala. Kasi wala kang sense of direction kung walang onboarding. Unang-una, paano mo malalaman at saka paano malalaman ni client yung boundaries niyo pareho? Kung hanggang saan ang kaya mo at kung hanggang saan yung papagawa ng client sa'yo. Yung pang-una-una. Number two, you need onboarding para equipped ka na magawa mo yung trabaho mo ng tama. Kaya kailangan ng onboarding. Pangatlo, kailangan malino yung technical side. Like payment, schedule. So, kailangan malino yun. Kasi, syempre, kailangan mong linawin yun. Kasi, hindi ko pwede magtatrabaho ng thank you, diba? Kabuhayan showcase ito. Oo, kung so, ikaw ba mag-invoice, kung ikaw ba mag-ano. Oo. Sabi ko sana kay Rhea, ang linaw ng paliwanag niya, no? Kailangan mo nilawin yun kasi kailangan malinaw yun. Oo. Ang galing ng paliwanag, di ba? Siyempre, very, very informative. Kailangan linawin mo yung mga ganung bagay kasi doon nakasalalay yung unang-una yung kikitain mo. Pangalawa, para may execute mo ng tama yung trabaho mo. Kung walang onboarding, pareho mangangapa ka. So, lalo kung newbie yung client, to. Oo. Lalo pag hindi ka naman newbie pa yung client. Sabog. So, kung newbie yung client, kahit newbie ka, since meron ka namang mga resources para makapagtanong, dahil may network naman tayo ng mga freelancers, may mga Facebook groups, ikaw na yung mag-proactive na, kasi kung hintayin mo si client. Oo. Kasi freelancer ka eh. Hindi ka, wala kang sa corporate setup na structured na lahat at iaabot na lang sa'yo ng HR kung paano ang gagawin mo at kung saan ka ma-assign. Whereas dito, sa atin, kung newbie din si client, ikaw na yung mag-proactive. Kung gusto mong maging successful yung first client mo, kailangan mo talaga mag-step up. Kung hindi ka komportable na bita-bita ka, kailangan mong lumabas sa comfort zone mo at magpaka-jollibee ka na. Mm-hmm. So, yun. Kasi walang mangyayari. Magka-cancel at magka-cancel yun ang walang magganap. Masa na ba tayo? Ayun. Oo, yun. So, yun yung importance ng
proper onboarding. So, hello tayo dun sa mga nanonood. So, si Sandra. Hello. Kasama ko si Sandra kanina sa live eh. So, ayun. So, si Jess. Kasama ko rin siya. Si Christine. Hello. Tapos si Sandra, yan. Yes, hirap. Yung new client ko, wala onboarding. Tapos gulo pa kausap. Although, siguro kasi 5 years ko na siya kilala. Di pa nga ako naniningil. Tapos sabi niya, try ko linawin. Sabog kami. Grabe, 5 years. Ay, hindi. Hindi naman. 5 years na niyang kilala. Pag magulo din kausap, daanin mo sa email. Tapos, everything documented. Bullet points mo or in-number mo na number 1, keme, number 2. Hindi po pwedeng magulo yung client, pati ikaw magulo rin. Tapos magulo ka pa rin. Wala kayong mararating pa rin. Kung magulo yung client, step up ka. Oo. Kaya kung sila nag-hire ng VA in the first place, kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng order sa buhay nila. So, kasi kung kaya nilang gawin yun, eh di sila nilang gagawa. Huwag ka lang. Or kung may time sila para gawin yun, di ba? Eh di sila nilang sana gumawa. Yung smart talaga ni Madam, ano? Uh-oh. Yes, I know, right? Ayun, so ano, yun yung say ni Madam dun sa past episode natin. Kung gusto nyo manood yung past episode, scroll down lang kayo dito sa Facebook page and nakapila na siyang mag-upload sa YouTube. So ayun, ang topic talaga natin today is hindi about onboarding. About talaga siya online footprint. Yung kagagahan ni Nizza. Oo. Ang topic natin today is paano gawin tong setup natin at bakit ganito. Bakit ba may telepono dito sa setup natin at sumisilip akong ganong pag-ilid. So, ayan. So, bakit mukha kaming tanga today? Oo. Pero basta importante, sabihin nyo, hi Dan. So, basta sabihin nyo kung naririnig naman sila ng maayos kasi baka mamaya kanina pa sila nagsasalita. So, wala palang naririnig. So, ano, yun. Ang topic natin talaga for today is yung building and managing your online footprint. Kasi as a freelancer, online workers nga tayo, so importante yung online presence natin. Hindi ka man active mag-post sa social media, hindi ka man sobra sa marketing, basta dapat pag sinearch ka ng client, Maayos naman yung nakikita niya at wala silang nakikitang scandal or wala silang nakikitang party-party. Ganun. Scandal talaga. Scandal talaga. Sa ano, kasi baka yung mga example, yung baka hindi ko lang sinasabi. Mga example mo. Scandal talaga. Hindi lang siya sa pagkuha ng cliente but also how to deal with other freelancers. Ako yung nagsuggest ng topic na to kasi sa aming maliwagang chat group ni Miel tsaka ni Nizza eh kasi hindi ako member ng ibang grupo eh, hindi ako member ng ibang freelancing groups. So magsishare si Miel o kaya si Nizza na mga status ba na sa mga online freelancing. Sinan lang din sa akin na nakakik ako dun eh. Nakakik-hintik na... Uy, wag mo na maibok ko, baka ikik na rin ako. Mga group na yan. Hala ka na, no, spy na. Oo, so singit ko lang, hi Dan, no, ikaw. Hindi. Diba? Sa mga status, nakahindi-hindi. I mean, hindi, aside from getting clients, which ako I can relate because karamihan ng local clients ko nag-get ko via online, malaking bagay ang online footprint and knowing how to maintain, build and maintain a good online footprint. Okay. Pero feeling ko na yung tatlo, kung ang pinaka-una-unang nagganyang-ganyanan is Rhea. Kasi years ago pa lang, may pa-website na yan, may pa-pictorial na yan, may punta pa yan ng Tracy page sa gitna ng mundo. Tinry kong i-google yung sa para magpa-pictorial. So bakit nga ba Rhea? Bakit ka nag-invest muna? I mean, bakit nag-worry ka na kailangan ko magpa-pictorial, kaya mo paggawa ng website. Talong-talo yung website ko, wala akong pictorial. Si selfie si lang. Mag-name drop talaga ako. Sisihin niyo si ano, si... Sino to? Si Rhea Yadaw. Naalala mo yun. Ay, oo, siya yun yung tumatak sa akin. Si Rhea talaga. Hi, Rhea. Oo.
Hi, Rhea. Sana okay ka lang. Oo. Pero kung paano yun? I-google mo yung sarili mo, tingnan mo kung anong makikita mo, at kung ikaw yung client, patutuwa ka ba sa makikita mo. Ginugle ko yung sarili ko, since hindi ako kasi active sa online world talaga ever since. Walang lumalabas na ako. Ibang mga tao yung lumalabas sa mga nakapangalan ko. Oo, may mga Latina, may mga kung sino-sino. Wow, Latina! Singer, dancer. Mistisa ako. J-Lo. Oo. Jennifer Longbottom. So, doon ko naisip na posibleng isipin ng client na scam ako kasi wala siyang makitang ako. Iba-iba yung lumalabas. Pero in fairness, yung mga lumalabas, yung mga Latinang magagandang voluptuous na ang bubelya ay nagsusumigaw sa profile pictures, mga ganyan. Diyos ko, Lord. You made a lot of tuta. Oo, Diyos ko, baka ibang client ang ma-attract ko kapag ito ang mga hinahanap-hanap ng mga nakita ng mga clients pag ginugyan ko. Diba nakakaloka? Pag nakita yung bubang mo, malulungkot sila. Ay, oo. Malulungbay sila. Pag nakita yung bubang mo, ay, it's a fake scam, fake news. Oo, scammer, fake news, diba? Mape-fake news ako ni client. So, dun ako nag-start na, una, yung mga profile sa mga platform, naka-public lahat yun. Na pinablik ko lahat para kahit mag-search sila sa Google, lalabas yung profile ko. Halimbawa, sa Upwork. Yun. Lately na lang ako nag-private kasi okay na ako. Mayabang ka na. Kumbaga, oo, okay na ako. Mayabang na siya. Mayabang na ako. So lately na lang ako nag-private na parang exclusive lang for Upwork users. Ako private ako sa Upwork eh, kasi walang trabaho doon. Hindi pa ako mayabang, wala pa akong MacBook, hindi pa, wala pa akong picture sa beach na may laptop. Ako yata, naka-private na yata ako sa Upwork kasi matagal na ako wala sa Upwork. Ganun din ako. Hindi, yung private na, ang makakakita lang is yung mga Upwork users. Ganun. Pero, pagpasok mo ng Upwork, masasearch pa rin ako. Ako hindi ako searchable. Wala akong job eh. Uy, may question! Yay! Si Dan. Question. Hindi pala. Will you give an example about Facebook background? What do you mean Facebook background? Anong Facebook background? Bio, at ito yung sabi niya. I think this topic is all about for me. Actually, I'm just worried for my bio in my Facebook account. So, Okay. Siguro yung makikita kung hindi naka-public. Kasi ay, hindi ganito, naka-private. Oo. Ang bio mo, dapat talaga wala sa Facebook. You should never put any of your personal information on Facebook. Kung gusto mo talagang mag-build for business, the best platform to do that is LinkedIn. Yes. LinkedIn is your Facebook for professionals. Around 60 to 70% of the world's hires come from LinkedIn. Bio daw, sir, sabi niya. Oo. Ang aking mga kliyente ay galing din ng LinkedIn. Siguro kung gusto niya, Or, mag-Facebook page siya. Oo. Oo, Facebook page. Tapos lagyan niya ng link papunta sa LinkedIn. Oo. Ganun ko ginawa ko yung may Facebook page. Or ang safest is, never include your bio on any social media platform. Mm-mm. Kasi nga, it's searchable. Yung bio naman, madali na lang yun na pag-uusapan pagka hinanap ka na ng kliyente, pag nag-reach out sila sa'yo. Ang pinaka-importante naman na ilagay mo, especially sa LinkedIn, would be your work experience. Mm-mm. Pero other than that, sa Facebook kasi, never put your jobs, never put where you work, never put where you live. Keep it talagang parang parang online diary. Pero never put anything where you are at the moment or what's not. Lahat yan sa LinkedIn nilalagay. Yun talaga yung purpose ng LinkedIn. It is solely for hiring. Sa LinkedIn, doon ko nakuha yung mga pinakamalalaki kong kliyente. Like, today, yung kliyente na binili yung isa kong isang buo kong taon. So, kinuha talaga. Doon talaga nila ako nahanap. My previous local clients, doon din nila ako nahanap. So, it pays to grow yung network mo. If you're really interested in pursuing business people, the way to go is LinkedIn, not Facebook. Ayun. LinkedIn is the best way to go, not Facebook.
Tapos, oh, add ko lang pala, itutuloy ko lang yung tungkol sa yung tanong mo sa akin. No? So, ayun na nga, nung ginugal yung sarili ko, wala akong makitang matino. Kaya nag-start ako with, ano, ipinablik ko yung lahat ng profile ko na, yung professional profile, pati LinkedIn ko nakapublic. So, kung isi-search mo ako sa Google, lalabas din yung LinkedIn profile ko before, and like ngayon. Medyo naka-private na sila ngayon. Tapos, naisip ko mag-set up ng website, everything, para pag nagtanong sila, madali na. So, ang naging result nun, halimbawa may client sa online jobs, naghahanap siya ng, alam naman natin na sobrang prevalent sa online jobs.ph yung barat. For the lack of better word, barat. Nandun kasi yung mga clients. Kasi naman ina-advertise nung mismo kasi OLG. Kasi yung ina-advertise mismo nung platform. Kaya hindi ko ina-internet sa OLG. I think hindi dapat nating paliwanag na hindi yung mga tao yung nag-a-advertise dun sa platform na yun na mura sila. Yung platform na yun ang nagsasabi na kung gusto nyo na murang freelancer, hindi pa kayo pumunta. So, kung ikaw ayaw mo ng murang bayad, huwag ka dun pupunta. Sino naman niya, inay mo. Si Jet Li! Masamang espiritu. Si Jet Li. Hindi, ito sa... Ah, si Jet Li ba? Kaya naman pala, hindi ko naman mapakali. Grabe, issue. Club yung team. Client sa online jobs, naghahanap siya doon ng VA. Tapos, in-email niya ako. Tapos sabi niya, can you apply sa job ko? Tapos, yung job niya is ISA. Tapos, so sinagot sabi ko, sorry, I can't do ISA. Tapos sabi ko, I'm a transaction coordinator and the property manager, kineme, ganyan. Tapos, ang tagal, yung mga ilang days bago siya nag-reply sa akin, alam mo kung anong reply niya sa akin? Lahat ng screenshots ng na-search niya tungkol sa akin. Na ISA ka? Hindi, na lahat, yung lahat ng profile, oo nga, na parang ano ka, the ISA experience ka talaga. Hindi, wala. Wala akong ISA experience. Oo, na parang sinerge niya lahat na, oo nga, physical. Tapos, tinanong niya ako ng rate. So, sinabi ko yung rate. Before pa yon tinanong niya ako ng rate na as TC ko magkano. So, sinabi ko, pag per file ganito, pag per hour ganito. Tapos, nung nireply niya ako after ilang days, lahat ng screenshots ng nakita niya, na search niya tungkol sa akin, yung website, yung ganito, yung basta kung ano-ano, ang dami. Tapos sabi niya, parang okay, valid yung asking rate mo. Parang ganun. So, inuri niya ako base sa mga nakita niya. Eh, doon lang naman eh. Remember naman kasi, as per freelancers, wala naman silang ibang pagbabasihan sa ating mostly kung ano yung time eh. Kaya nga, kasi hindi nila tayo kilala personally. Hindi nila nakikita yung face natin personally. Pati quality of work. Sa akin, sa part ko, madali. Kasi kasi writer ako eh. So kapag nagsulat ako sa isang website, sige, try nyo. Dinero, no? Try nyo search yung Nizza Gueco sa Google. Yung mga pinagsusulatan kong website. Wala mo yung scandal. Wala akong scandal dyan. So, kaya mayabang ako. So, try nyo i-search yung Nizza Gueco sa Google. So, lalabas dun yung mga pinagsusulatan kong pinagsusulatan kong website. So, kung, yun. So, teknika ba ang Terry Mate? Oo, yung mga ganon. Mga, ano, Serex, ganon. So, entry siya sa Serex. Si Nisa po talaga ang Serex. Ako po talaga yung nagsusulat doon. Medyo lang. So, yung mga pinagsusulatan ko, lalabas doon yung website nila. Ang USP talaga si Serex. Ano ka ba? Alumni talaga natin si Serex. Kando pa ka? Ayun, so, diba? Madali sa part ko. Pero, kahit ganun, naggawa pa rin ako din ng website. Pero, hindi lang din ganun ka-extravagant katulad ng kay Madam. Kasi, blog lang yun sa akin. So, nilalagyan ko lang siya ng blog pa ganyan-ganyan. Tapos, sa LinkedIn, naglalagay ako ng blog. Tapos, yun, meron naman ako nakukuha sa website tsaka sa LinkedIn dahil dun sa mga articles na nilalabas ko. So, as a writer, sa tingin ko, medyo mas madali ang online footprint, lalo kung meron kang byline sa mga website na pinagsusulatan mo. So, may question si Jet Li. May question si Jet Li. Question bang matino yan? Matino ba yan? Si Serex, kapatid ni Serox. Ayo,
binigyan ni Sandra ng word yung ano, in-stock ako ni client. Totoo. In-stock ako. Oo, na-stock ka. Oo. Kaya once you earn your keep, pagka kumikita ka na, the next logical step, kung gusto mo talagang scale yung business mo is to create your website. Mm-hmm. Ako, I had a website before, hindi ko na siya natuloy kasi sobrang dami ng labahin. Pero ang aking maintaining fee, ang hosting fee ko lang doon ay 500 pesos mm-hmm. a month. Yung sa akin, singit ko lang ah. Singit ko lang yung sa akin, ha? Seven. Pero si singit. Namiss niyo ba ako? Namiss niyo ba ako sa mingit? Hindi, kasi doon, isisingit. Isisingit ko lang yung ano, yung hosting ko. Yung hosting ko. Kasi may isisingit din ako. Hindi, kasi yung hosting ko, 750 unlimited website. So, nung nag-start ako na gumawa ng mga website, yun lang yung binabayaran ko. Ako, 500 lang, kuripos ako eh. Meron ako na mga 250. Ako na, kung magkano yung akin. Basta yearly ko siya nire-renew, parang nasa 7K yata. Ay, mayaman. Ay, ang yaman. Mayaman. Oh, may tagagawa pa ng website yan eh. Ako, kapaka-pa lang. Hindi pa ako sa 500. Sa 500 ko kasama na yung domain hosting email. Uh-uh. Ay? Tara, i-chikan nyo nga sa akin yan. Ayoko, lilipat na naman ako. Lumipat ka dun sa hosting ko. Pag-usapan natin mamaya. So, sagutin nyo yung question ni Jet Li. Question. Ito lang muna yung tungkol sa website. Ang reason pala, ang main reason talaga kung bakit ko pinutap yung website, tapos kung makikita nyo yung website ko, is yung structure niya parang pang-agency. Ginagamit ko siya pang... Kasi one pa lang tayo. Para po si Mayo. Ginagamit ko siyang pang-refer dun sa mga kakilala ko. Halimbawa, may nag-client naghahanap ng ISA, tapos napadpad siya sa website ko. May chance ako na ma-refer yung mga kakilala kong real estate virtual assistants or real estate remote assistants din. So, yun yung talaga yung main purpose. Kaya kahit hindi ako nag-ISA, may ISA doon. Kahit hindi ako nagso-social media management, mayroon doon. May web developer din doon. Kasi meron akong nire-refer ng mga web dev din in case na kailangan ng client ng web dev. Hindi nga ako pinansin ng tagagawa mo ng website. Okay. Sagutin na natin to. Sagutin nyo. Hindi ako sama. Paano nyo po na-achieve yung six figurines? Bumili ako ng sa palengke. Yung angel. Angel, isang paano? Paano nga na-achieve? Bumili nga sa palengke ng para mag yung anim siyang figurines. Isang figurine ng horse, isang figurine ng ano, ganun. Oo, kaya dyan na, gently. Hindi mo yung tatanong na yan? Mm-mm. Ako, gently, sasagutin kita ng matino kasi nasa 7 figures na ako eh. Diba? Nice. Hindi, Hindi, alam ito ni Nizza tsaka ni... Pahiyang-pahiya naman yung J yung pangalan. Oo. Kasi there's a... Hindi, walang halong bragging. There was a company that engaged my services for an entire year tapos yung contract price nung buong taon is... 7 digits. So, paano ko nabot yung 7 digits? Hard work, good work ethic, great connections, great feedback, constant improvement. Walang kalandian? Ay, babae. Anong nagawin natin yun? Hindi. I mean, tulad ng parating nating sinasabi nun, hindi ko sinasabing pre, kasi itong 7 digits na to sa buong, isang buong taon pre, dito pa. Pero proud ako sabihin na umabot ako ng ganito just because pinaghirapan ko siya. Hindi ko siya inihingi, hindi ko siya iniyabang, hindi ko siya ipinapakita. Yung mga i-note lang natin. Kasi yung mga iba, akala nila yung 6 digits, 7 digits na yan is galing lang sa isang client. So, kaya nag-aano sila, yung iba, hindi sila tumatanggap ng maliliit na rates project. Dahil akala nila hindi naman naabot ng 6 digits to monthly na to eh. So, hindi mo makukuha sa isang client yan. Nandun yan dun sa parang nagbe-build ka ng foundation para maging steady yung stream mo ng client. Tapos, dun mo siya maaabot. And dahil 6 figures yan, normally yung 6 figures na yan, kung 6 figures yan, galing yan sa isang client, hindi yan sa isang buwan. That's the duration of the entire, like for example ako, kasi the duration of the entire project. Isang taon.
So, what am I trying to say? Kaya. Eh, kasi sa, kasi parang fixed price per project na yun sa'yo, no? Oh, sa akin naman, in my part, kaya naman siya. Kasi, yung sa akin naman per month, hindi kasi siya galing sa isang client. So, maraming client. So, parang pag naipon-ipon siya, umaabot siya ng ganun. Basta, ang sa akin kasi, ang i-aim mo lagi is, consistency, laging okay kang katrabaho. Tapos, kahit na hindi kayo okay or nalugi siya, dapat do not burn bridges. Kasi, sure yung magiging susi mo, kahit na hindi okay yung work niya, magre-refer siya ng tao sa'yo. At saka, ang maganda doon is, kapag ka maganda yung trabaho niyo, top of mind ka niya. Uulit sa'yo, oo. Sa'yo at sa'yo babalik. Like, or, client ko lang. Client number one ko, nasa. Or kung hindi man siya umulit sa'yo, i-refer niya pag meron siyang kaibigan na may kailangan. Ikaw yung una niyang maiisip. Basta ang pero meron akong kilala, nasa manage, parang, siya, corporate set, parang medyo may pagka-corporate setup kasi yung company. Tapos parang medyo nasa management position na siya. Parang may team na siya na hinahandle. Tapos outsource lahat ng employees nila. Or majority ng employees nila outsource sa Pilipinas. Hindi na ako mag-name drop ng company. Baka marami biglang mag-apply kahit walang hiring. Pero, ang una, kasi magre-resign na sana siya. Tapos, ayaw siyang pakawalan. Umabot siya ng yung bidding nila ng $30 per hour siya full-time. Ganda ni ate! whether or not... Kasi, na-establish niya na yung sarili niya. Kung ano man yung presyo mo, is something na you've established through hard work. Yung presyo na nakukuha mo ngayon is something na nakukuha mo through hard work, great work ethic, pagiging maayos makatrabaho, and all that. Hindi siya nakukuha sa madalian. Hindi siya nakukuha sa... Hindi siya, hindi siya porket nag-paid course ka, okay ka na, and malaki na agad yung kita mo. Hindi siya ganun. Actually, meron akong naka-line up na video about why the know your worth trend is bullshit. So, bullshit talaga yung know your worth na yan, lalo kung hindi nila ibibigay yung substance sa'yo. Oo, mayin na naman yung ulo ko, iniinit na lang. Hindi, so, hindi pwedeng, so hindi pwedeng nag-course ka lang is mayaman ka na agad or malaki na agad yung worth mo. Yung worth mo is kung ano yung nadadagdag mo na value doon sa business ng client. So, tatandaan din natin na yung kahit anong presyo mo, sa online, sa freelancing, pwedeng i-terminate yung contract mo kahit anong oras. Mm-hmm. So, kung masyadong pumasok sa ulo mo yung $30 per hour mo, tapos hindi ka na nagtrabaho ng maayos, nag-concentrate ka na sa YouTube, naggawa ka ng video na kumikita kang $30, pero 4 hours lang pala. So, huwag masyadong ito mga kumikita na to ng ganyang kalalaki. Hindi sila... 15 per hour. Mm-hmm. Hindi mo sila makikita ng pakalat-kalat sa mga Facebook group. Na-mention ko yan kanina sa live eh. Tahimik lang sila. Yung mga nauuna. Madalda lang talaga kami. Tahimik sila. Tayo lang naman yung medyo hindi na makalakihan yung rate pero ang iingay natin. Pero alam niyo yung alam niyo yung mga nagyayabang ng rate na ganyan. Tinatawanan lang sila ng mga talagang malalaki yung rate eh. Huwag kayong masyadong maniniwala agad dun sa mga know your worth na yan. Kasi nagsasabi sila ng know your worth, pero hindi nila nilalagyan ng substance kung bakit, kung paano mo malalaman yung worth mo. Basta sinabi lang nila na huwag ka kumukuha ng $3 dahil maawa ka sa sarili mo. Huwag kayong maniniwala sa ganun. Kasi yung next video ko sa February 6, panoorin nyo, pag-usapan natin yung $3 per hour. Nag-advertise kasi bakla. Walang bayad yun. Wala akong paid course. So, pag-usapan natin yung $3 per hour. Nandun yung parang, meron akong dalawang sample doon. Meron akong friend na nagbigay ng screenshot. Pinayagan niya akong ipakita ko yung screenshot niya. Nag-start siya ng $1.11 per hour.
Tapos yung sa akin, kapag kinompute mo, pinakita ko rin yun sa akin, pag kinompute mo, lalabas lang ng 0.25 per hour. So, for me, kung magsistart ganun, tapos gagawin mo siyang stepping stone, hindi siya masama, hindi siya katawa-tawa. So, once na makakita ka ng coach na tinatawanan ng $3, siya yung tawanan mo kasi siya yung kawawa sa buhay. Okay. May galit. Hindi, last na, is na dagdag ko. Ito pa, last na to. Oo, last na. Para kasi sa akin, yung worth is nasusukat ko yung worth ko as a freelancer. Unang-una, more than the pay that the client is giving me, unang-una, kung paano niya ako i-value. Kung gaano ka, kung paano. Napaka-importante. Oo. Na pinaka, alam mo yung maririnig mo kay client na I'm asking you because I know you're expert on this, you parang you've been doing this longer than I do, kasi may client ako na magta-transition into property management eh since 2012 may knowledge na ako ng property management eh, so talagang lumapit siya sa akin and I need your help ganyan ganyan, tapos lahat ng isasuggest ko sa kanya talagang nakikinig siya, kinoconsult niya. Alam mo yung feeling ko talaga, business consultant ako, ang ganda-ganda ko sa partner. Oh, tapos sa pogi-pogi pa niya. Oo, tapos sa pogi-pogi. Ay! Ay, siya pa ito? Sino pa ito? Ang yami-yami niya pa. Siya. Ah, ito yung masarap? Mm-mm. So, yun. Oy, pero hindi ko yung ginaganon sa chat ng harapan na, sir, ang sarap-sarap mo. Ay, sheriff, mo. Hindi napaka-formal lang ang harapan na. Wala ka ba nilalagay ng mga smiley-smiley ka? Hindi ka nagaganyan ng tenga. Normal lang, kasi medyo close-close na, pati yung girlfriend niya, nakausap ko na, yung mom niya, nakausap ko na sa... Ay, wow, so, pati mom! Pati girlfriend. Mm. Fiancé okay. Pala. So, oh, fiancé so, na. Ano, kukunin na siyang ninang. Yung very valued yung contribution mo sa kanya. Oo, oh, true. Client. Tapos yung inputs mo, pinapakinggan niya. Tapos pangalawa, pagdating naman sa pay, wala sa taas ng pay para sa akin. Basta para sa akin, yung value naman pagdating sa pay is aligned dun sa kakayahan ng business na ibayad sa'yo. Mm-hmm. Halimbawa, kumikita ng malaki si business, so malaki din siyang magbayad sa'yo. Pero kung very minimal lang yung kita ni business, tapos hindi naman kalaki yung sweldo niya sa'yo, okay lang. Ang siguro medyo mapapaisip lang ako kung alam kong kumikita ng malaki yung business at malaki na ako contribute ko, tapos very minimal yung bayad niya sa akin, doon ako mapapaisip. So kailangan i-align nyo din sa klase ng business ng client nyo. Doon mo makikita yung worth talaga. Hindi yung ikaw ay magdidikta ng worth mo na, hindi, I'm worth $30 per hour. Tapos yung client mo, putyo-putyo lang yung kita, parang small business, eh, sinong sirao lang magbabayad sa'yo ng ganun kalaki sa isang small business, diba? Mm-hmm. So, yun lang. Basta align yung sweldo mo sa kita ng company at binavalue ka ni client, para sa akin yun. Kahit pa, halimbawa, yung isang client ko, $2 per hour bayad sa akin, halimbawa lang. Kasi alam kong ito lang yung business niya. It's a very small business at startup. So, feeling ko, yung worth ng sweldo ko, okay lang. Kasi, align dun sa kita niya eh. So, ganun ko siya tingnan. And I thank you. Yun lang. Pwede ba akong sumingit? Okay. Oh, tapos ka na pala. Hindi na singit. Technically, hindi na to singit. Kasi tapos ka na. Okay. So, ano lang. I-address ko lang kasi, meron yung mga, sila mga know your worth. Itatakay ko to sa video eh. Pero, i-address ko lang ngayon. Yung mga know your worth na sinasabi na hindi valid argument yung sinabi mo, madam. Dahil daw, kapag ka nag-start ng business, dapat alam niya yung budget. So, for me, mas agree ako sa'yo, hindi ako agree doon sa mga know your worth. Kasi, yun nga, yung may mga business kasi na nagsistart pa lang at may mga business na nag-flourish na talaga. And may mga business na malaki talaga. So, if ikaw, as a freelancer, yes, and ikaw, as a freelancer, kung gusto mo ng malalaking client, ikaw sa sarili mo, obligasyon mong i-market yung sarili mo dun sa malalaking client. Huwag kang makisama dito sa mga client, ng mga pool ng client, dun sa mga newbie freelancers and newbie clients. Kasi, meron talagang maliliit na budgets pa lang dyan. Kung hindi mo matanggap, humanap ka ng client na kayang magbayad sa'yo. Huwag mong awayin yung mga kumukuha na mga nagsistart pa lang. Yes, so, and huwag mong i-impose na
invalid yung ganito ang yung niyo, ganyan. Argument na yon. So yun, pag-usapan natin yun. Wala naman kasing invalid na argument. It's just yes, a matter of nahanap ko ba yung kliyente na may kakayanan ibigay yung hanap ko. Kasi kung tama yung sabi ni Kita, kasi kung nakikigulo ka dun sa mga walang pambayad, ang tawag, oo, pero naman pala. Mm-mm. Kasi sinasama pa naman yung pangangailangan nila sa'yo. So ikaw, charge ka naman kahit alam mong hindi kaya. Mm-mm. Pero kasi kailangan. Mm-mm. Ako, so, yung trabaho, tawag ko, ang tawag sa akin doon, ang tawag ko doon pala naman pala. Kasi sinasamantala mo yung pangangailangan ng kliyente. May meron pa akong na-encounter na client. Hindi ko client to, ha. Alam mo ba yan? Babalik tayo sa original. Oo, footprint tayo. Mabayaran niya yung VAs niya, naglalabas na siya ng pera sa sarili niya. Oo, hindi galing sa business. Tapos nag-aano na siya sa ano, kasi nahihiya siya sa mga VAs niya na hindi mabayaran. Yun, yun lang. Tapos parang, oh, kaya nga, yung mga freelancers din also have to have a good sense of business din kasi para naiintindihan nila kung paano tumatakbo yung negosyo ng kliyente. Yung whenever a client brings out or itinadagdag na ng kliyente yung sarili niyang pera sa business mix, ibig sabihin nakakarakot na yon kasi wala nang pera yung negosyo para din yung sarili niya. Hindi na makapag-stand alone sin negosyo. Ang sarili niyang pera. So, dapat so, ideally, yung kinikita na nadadagdag mo, yun yung nagbabayad sa'yo eh. Dapat hindi galing sa labas ng kliyente. Eh. Oo. So, yun yung worth mo. Magkano ba yun na idadagdag mo na meron pang kita na profit yung client? Yun yung worth mo. Basta, ano lang, mga friends, ganito lang yan. Yung worth mo ay hindi ikaw ang magsasabi. Yung kliyente ang magsasabi ng worth mo. Kasi siya naman yung kliyente at yung industry. Makakakita yung impact mo sa negosyo. Kahit naman sabihin mo na in the long run makakatipid siya sa'yo, pero kung hindi naman niya kayang magbayad tapos ginigipit mo yung kliyente or ginigipit mo na ikaw yung solusyon sa problema niya pero out of scope ka naman or out of budget, ang tawag ko doon pala naman pala na nanamantala tayo kasi alam natin kailangan tayo kung sinasamantala naman natin yung pangangailangan na yun. So, we're going to start listening and share our opinions. Ang atin lang is, you know, we work slowly and steady. Slow and steady. Kung ano yung gusto natin goal, slow and steady, imamatch natin siya sa clientele na hinahanap natin. And then, you know, we just work our best, to work para, Tsaka for me, dagdag din yung ano, online footprint mo. Kasi habang binubuo mo yon, mas makakahanap ka ng premium clients. Correct. So, mas madadagdag yung... Be careful lang tayo sa online footprint, ha. Hindi porke marami ka ng pages na nagawa at puro pagmumukha mo yung na-display doon. Okay na yon. Kailangan may laman. Yung ilalagay mo doon, mababackupan mo. Saka we have to clarify na ang online footprint has to be centralized in some form. Tandaan natin, iba-iba ang purpose ng iba't ibang social media platforms. So, Facebook serves as your online diary or your online journal. Instagram is a photo album. Pinterest is a vision board. So, Twitter is parang online journal din pero very limited. So, every social media platform has its own purpose. If we're talking of really getting hired by the biggest clients or the quality clients, ako I firmly suggest that you go to LinkedIn kasi doon talaga ang professional na social media platform. Pero totoo rin yung sinabi ni Mian, hindi ibig sabihin na marami kang social media platform, tumataas yung chances ng visibility mo. Tumataas ang chances ng visibility mo, yes, pero quality content, wala. So, you have to find the right platform to suit your needs. For example, ako, I'm an instructional designer. So, my professional profile is on LinkedIn. Tapos, I have an account on the learning management system kung saan nandun yung mga sample ng courses na ginagawa ko. So, for example, kung graphic artist ka, you have your profile on LinkedIn. Tapos, you have an account of DeviantArt or yung mga ganito po ng mga websites that showcase your Instagram, work. Instagram, oo. Writer ka, si Nizza, yun, may sarili kang blog site, photographer ka, Instagram, kasi photographs ang nandun. Tsaka ano, kung nasan din yung client? Ang pagbuo ng online
footprint talaga is a combination of choosing the right platform that works best. Kung sino yung gusto mong kliyenteng maabot, and ano yung self-service. Kailangan alam mo kung sino yung kliyente at alam mo kung paano mo siya abutin. Kasi, Patanggalan natin na, na hindi siya laro ng maramihan. Hindi siya... The more entries, more chances of winning. Marami nga siya, wala namang laman. So, better pa rin siya kung nag-iisa, tas focus. Kasi kaya ako nabanggit yun, may mga nakikita ako na, yung sa cover photo ng Facebook, I'm an expert pole dancer. Mukha niya expert! I'm an expert channeling. Tapos sa profile pic, tapos pag natin, di ba sa baba ng profile mo, may parang short description, na very limited yung character. May mga ganyan. I'm an expert chinenelin chenes. Tapos sa ano din, sa Facebook, meron pa ako nakita, I'm an expert TC. I'm an expert transaction coordinator chen. So, na-curious ang lola mo bilang transaction coordinator ako kasi hindi ko mo mag-declare sarili kong expert. Pagtingin ko, kasi parang 6 to 9 months pa lang yata siyang TC. Tapos sa iisang company, sa iisang state. Kasi para sa akin, yung meron kasi ako in-interview a few days ago lang na parang siguro madami expert ka na, parang ganun yung pagkakasabi niya. Siyempre in English. Sabi ko, siguro madami expert ka na. Hindi naman, sabi ko kasi I still have a lot to learn. Siguro ako, tatanungin mo ako kung expert ako o hindi, oo o hindi lang ang sagot. Sasagutin ko ng kita ng oo. Sabi ko, not because I know everything, but because I know where to look for. Sabi ko, if I know what the answer is, if I don't know what the answer is. Define natin yung term na expert. When you are an expert, aside from the technical knowledge, yung value, opinion mo is valued throughout the industry. Kaya ka nga pinawag na expert eh. Hindi lang yung technical knowledge mo, no? And of course, yung technical knowledge has reached a certain level. Pero pag sinaming expert, ang ibig sabihin nun, kung ano yung opinion mo sa isang bagay, pinahahalagahan ng buong industriya. Yun yung term na expert. Mm-mm. Kaya pag sinasabi ng isang tao na, yung high level of technical expertise, second is yung value, yung opinion niya sa buong industriya, and then thought leader siya. So talagang innovations, mga ganun, mga bagong bagay, talagang sa kanya nagsisimula. Kasi nga so-called expert siya, no? So, be wary of, well, ito na nga yung susunod kong itatanong, no? Kasi pinag-usapan na natin yung mga platforms. Ano ba yung mga bagay na dapat i-avoid natin ilagay sa mga online platforms natin para pag sinerge tayo, medyo credible yung nakikita sa atin. Ako talaga unang-una is your choice of words. Yung ano? Yung choice of words kasi kapag ilagay mo yung isang term tapos hindi mo napangatawanan. Hindi mapangatawanan, oo. So siguro bigyan natin sila ng tip. Na kunwari, instead of saying I'm an expert writer, I say I'm a B2C writer specializing on. So, hindi ko sinabing okay. Expert ako. Specialty. I specialize on. So, or, kung katulad ko na meron ka ng length of experience, ako ang profile, ang byline ko is I am a learning and development professional with 20 years of experience and more. Yun. Kasi wala, hindi ka nagsinungaling, wala kang sinabi. Like ako, 20 years na talaga ako sa NSH, pa sa education. So kung tawagin man nila akong expert, nasa kanila na yon. Pero hindi sa akin ang galing na expert ako. 20 years lang ako sa NSH, so medyo marami akong alam. But it doesn't mean I've never, I'm an expert in anything. Bigla ko tuloy tingnan yung profile ko, kung may lika akong expert ako, wala naman pa. Wala kang... Alam mo, meron tayong napag-usapan yan, madam eh. Meron kasi yung parang merong biglang sumulpot na parang kabote coach, na kamote coach na parang bigla na lang siyang expert VA tapos tuturuan ka niya for 3,000 tapos expert VA ka na after niya. So medyo off sa akin yung sobrang so yung word na expert hindi po siya lisensya na ipapasa. Tsaka VA yun, napakalaking industry ng VA, napakaraming sanga ng VA. How can you be an expert on one? Oo, how can you be an expert doon sa ganun kalaking field? Diba? So, tapos yung mga course niya, ang laman, Excel, Word, ganyan, Google Doc, ganun. So, tapos expert ka na. Tools yun eh. Hindi naman tasks eh. Ang VA kasi nakaibot sa tasks eh.
Tapos mm-hmm. the tools help you to complete the task. Mm-hmm. So let's say in a VA format, kapag inalok kayo, natuturoan kayo, tapos ang itinuro sa inyo tools, okay, good. Pero hindi kasi yun yung core ng VA new work. Eh. Ang core ng VA new work is the completion of tasks. Kasi nga the term, assistant. Mm-hmm. So you assist the client, someone. So ako talaga, unang-una talaga sa akin is your word choice. You be very careful with your choice of word. So dapat honest siya. Hindi siya misleading. Tapos under-promise but over-deliver. Huwag na huwag kayo magpa-promise ng mga bagay na hindi nyo naman kayang ibigay o mga descriptors na hindi naman kayo. Mm-hmm. No, kasi ang nangyayari dyan, nangangako kayo ng mga bagay tapos pag nagkahulihan, hindi nyo kayang pangatawanan. Mm-hmm. Tandaan nyo, mahirap tandaan kapag nagsisinungaling ka eh. Unlike pagka totoo talaga lahat ng sinabi mo, dire-diretso ka lang nagsasalita. Oo. Tapos kahit kung may mga tanong sa'yo, ano, although may mga, we also have what we call pathological liars, yung sa sobrang sanay na nila sa tinungalingan nila, tutunan sa isip nila. Ano, so, huwag tayo umabot sa ganun, no? Sagutin mo si, ano, Bex. Yung mga descriptory. Yung mga words or descriptors na ginagamit natin, dapat talaga honest sa sarili natin. Oo, true. It's an honest approximation mm-hmm. of the skills that we have at saka yung kaya natin ibigay sa kinete. Oh, mm-hmm. go. Sagutin mo si Dan. Okay lang po ba skilled on like oh, no. that? Gumagawa yata kasi siya ng bio eh. Tulungan natin siya. Better okay, yun. Sabihin mo kung anong skill, ang skills ka. Kung anong skills ang meron ka. Pero maganda kung malalagyan mo ng descriptor, kunyari, intermediate skills or experience in, ganun. Para alam ka kung ano. Or specializing in, kineme. Normally mo ka maglalagay ng mga skills na beginner ka. Pero you focus on the skills na magaling ka na. Not to say na wala ka nang kailangan matutunan, pero pwede mo siya sabihin yung mga experience in yun, or specialized in. Oo. Although pag sinabi mo yung term na specializes, meron na rin siyang parang pinch ng mastery kasi sabi mo, special care, you specialize in something. So kung wala ka pang certain level of mastery, parang pwede mo sabihin na has experience using. So, yun, nagamit mo na. So yun lang yung information na sinasabi mo na nagamit mo lang yung bagay. Yes, caller, next question. Next caller number 3. Parang dating okay, site pala. Ano yung mga dapat na inilalagay nila or ina-avoid nila sa mga online platform nila? Mga dapat hindi nila nilalagay? Dapat na hindi nilalagay mga sobrang personal things. True. Same with the resume. May resume, ano, no? Parang may na-issue birthday. Ngayon na ano, single mom siya. So, for me, naalala ko lang, for me, hindi mo kailangang banggitin na single mom ka, lalo sa interviews and sa mga ano, hindi, unless ask, hindi, dun sa mga bio mo, hindi mo naman yan kasi, parang, it's best na, maliit lang kasi yung span, attention span ng mga clients, so, dapat yung first na mababasa niya sa'yo is kung ano talaga yung kaya mong ibigay, kasi, kapag sinabi mo yung pag you play the single mom card, yung no offense sa mga single mom ba, kasi minsan akala nila pag sinabi okay, nilang single mom gaga. So hindi single mom ako dati. Hindi, I mean, kasi akala nila no offense talaga sa kanila, pero minsan kasi akala nila pag sinabi nilang single mom sila, mas ihaharo sila nung client. So, for me kasi double-edged yun. So, pwedeng sabihin nung client na parang, ay, single mom siya, baka wala siyang katulong sa bata. Hindi ko siya hire kasi baka magkulang yung oras niya. So, double-edged siya. So, best na wala na lang pwede personal. Pwede rin tingnan ng client as magaling to kasi kaya nito yung mga challenges. Yeah, but pwede din sa kabila. Single mom, oo. But pwede rin. So, it's, so, double-edged it's best pero na. Pero I would always say na in anything, do not put emphasis on anything else but your skills. Yes, oo. Yes. Huwag mo tayo mag-ilig sa something personal or something economic in parating, nature. Parating sa skills mo tsaka kung ano yung kaya mong ibigay sa kliyente. Doon parate ang spotlight. Never anything else. Mm-hmm. Never sa
never sa lalo na sa bio mo kasi actually ang online platform naman really talaga is to showcase really what you can do for the client, nothing else. Yung mga personal na bagay na yan malalaman nila yan sa interview pag na-hire ka na ganun. Yung mga halimbawa aside dun sa single mama, ibang example, breadwinner ako, I'm pregnant. Yung wag tayong gagamit ng something na or wag tayong maglalagay or magsasabi ng something na makakapag-take ng emotions. Kasi ang pangat na makukuha mo yung trabaho dahil lang sa bawa. Oo. Dahil lang nagpa-pity party ka. Mm-hmm. Hindi kailangan malaman ng client yon na babayaran ka niya dahil bibigyan ka niya ng gantong sweldo dahil naawa siya sa'yo. Mm-hmm. Isipin mo na lang sa sarili mo yung professional pride mo na parang tinanggap ka, binayaran ka ng malaki, binigyan ka ng bonus, hindi dahil magaling ka, kundi dahil lang naawa siya sa'yo. Anong tawag nito? On a professional note, hindi mo siya dapat nagagamitin kahit kasi talo ka dun eh. Parang siya nagiging emotional blackmail. Oo. So, parang yun. Si client hindi kasi siya sa ma... ng client, ano sa'yo? Oo, sa hindi siya ma... client, uneasy sila dun eh. Oo, hindi sila ma... Anong tawag dun? Mapapalagay? Yung parang hindi sila masyadong mapapalagay sa'yo. Kasi lahat ng... Parang konsensya mo sila na hindi naman sila dapat makonsensya. Na parang isipin lang, ako pag tinerminate ko to breadwinner to, wala na tong pambuhay. Pero hindi naman siya nagpe-perform ng maayos. So alam mo yun, nilalagay mo yung client sa alanganin na hindi naman dapat. I would agree. Dapat talaga ang spotlights natin parate should always be the skills and the solutions that we could provide our client, nothing else. Trainings, yes. Education, yes. Kung ano yung natanggap mo. But anything other than mga bagay na naglalagay ng skills mo on front and center, yun lang tayo mag-propose. Another thing na gusto kong i-discuss is yung mga personal issues mo, mga personal emotions mo, sa mga personal opinions mo on things. Political religions, wag mo ilalagay. I mean, not necessarily political, but anything personal. Mm-hmm. Yung mga personal thoughts and opinions mo on things. Mm-hmm. Nakikita ko doon sa mga sinishare niyo from the groups. Keyword is opinions. If may... Parang, to me, what does it do to your professional profile? Kasi at the end of the day, ako, ang practical thinking is, pag ito yung nilagay ko ba sa profile ko, kasi pag ito yung nilagay ko ba sa LinkedIn, dadami ba yung chances na mag-hire sa akin? You get what I'm saying? Does it add ba to my value as a professional? Meron akong, meron akong ganun na dilemma noon. Kasi, meron akong naisulat na na parang article noon about siya kay Duterte tapos nagtrending siya ng 1.2 million shares ganyan. So parang naging ko siya kasi hindi ako pro Duterte, hindi rin ako pro Yellow. So though maganda siyang portfolio piece as a writer kasi alam mong kayang kunin yung parang amor ng mga tao and shareable yung kasi mga yung social media currency niya, ang laki. Yes, oo, malaki talaga and nag-trending talaga siya. But, dahil dun sa political view niya, hindi ko siya ginamit sa portfolio. Kasi, pwedeng magkaroon ng conflict dun sa political belief nung magiging client or yung magiging So, yun. So, tansyahin nyo. Oo. Meron akong parang tanong dyan lagi na kapag, kasi may isa akong Facebook group na kinocontrol na parang kung i-approve ko ba yung post o hindi. Tapos pag may mga nagpo-post ng for approval na hindi ka iga-igaya, ang lagi kong tanong, kung ilalagay ko sa billboard yung ipopost mo at ilalagay ko yung mukha mo, papayag ka ba? So kung hindi ka papayag, it's a no. Hindi ko po-post yan. Ganun kasimple. Willing ka ba na i-put forward yung face mo kasabay nitong emotion? Kasabay nito. Kung ilalagay ko ba sa billboard sa EDSA yan at ilalagay ko yung pagmumukha mo, papayag ka ba? Proud sabi ka ba? Pangalan mo. Kasi like right now. Kung hindi, edi wag nating i-post. Ganun kasimple. Parang itong isang example nga, itong very recent lang na
napag-usapan natin na itong si freelancer nag-post ng something sa isang group, it was not taken positively by the group, nabash siya ng members, tapos wala na si ate, nag-deactivate, tapos there's word na she's becoming suicidal and whatnot. I always say na yung mental health is something that's both personal and social in such a way na ikaw as some the society that ano parang has to take into consideration your mental health issues and you as the person that has the mental social or the mental health issue should make steps then no, in you are protected against kasi we cannot help how other people react eh. Ang kaya lang natin control then is how we react. So parang we try to parang kontrolin natin yung mga pinopost natin kasi nga unang-una ano ba tong account na pinopost natin, kung personal account mo yan walang problema basta hidden yan, pero kung professional account mo yan, yan yung Facebook page mo pangkuha ng kliyente, aparate mong iisipin pag ito ba nilagay ko makakatulong ba to unang-una para mas marami yung kliyente makakita sa akin, pangalawa tataas ba yung chances ko ng na ma-hire ako dahil dito sa post na to. Ayun. Tapos, idagdag ko lang, aside sa mga online platforms and profiles for professional use, when we're joining groups, when we're joining communities sa social media, especially sa Facebook, kung ikaw, alam mo sa sarili mo na mabilis kang maapektuhan ng negative things, ng negative comments, huwag kang magpo-post ng alam mo na alam mo yun, don't start the fire. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw yung unang-unang maapektuhan at hindi mo kayang tanggapin yung mga magiging comments sa'yo. Marami kasi yung ones. Ano eh, yung pag nag-comment ng positive, ang saya-saya niya, pero once nagkaroon ng negative. Pero mag-post na, halimbawa, ganito, eme-eme, tapos alam mo sa sarili mo na mag-a-attract to ng negative comments. Tapos sasabi mo, wala akong pakialam sa mga, ano, alam mo yun, parang sasabihin mo wala akong pakialam, but you put it there, out there, for everybody to see, and for everybody to comment on. Tapos sasabihin mo, wala kang pakialam. Tapos, bukas makalawa, affected ka na. Parang, ano, hindi kinaamin sinabi mo, na wala kang pakialam. Diba? Parang, wag na lang. Hindi, ano, lahat ng, basta, everyone to be kind, eh. Tandaan mo. Everyone to be kind. So, ikaw, you protect yourself. First and foremost, kung alam mo hindi mo kaya, don't start something na alam mong in the future or in the long run babalik sa'yo. Ako ano, so, sample ako, easily affected ako eh, kaya nga hindi ako naglalagay doon sa mga ibang groups eh. Kaya nga yan, si Madam, di ba, pag nag-post doon sana, hindi ko na hindi ko na nakaka-unfollow ako doon sa mga posts. Kasi yung ilong ko umuusok, so, so ano... So, ayun. So, pag alam kong easily affected ako dun sa mga, yung lalo yung mga nambubuli ng newbies. Kasi ako personally, nabully ako noon ng admin nung sikat na group na yan, ha. Nung group in question na yan, ha. So, nabully niya ako before. Dalawa sila. So, ako for me, easily affected ako. So, hindi ako naglalagay dun. Ako na mismo yung umiiwas doon sa mga lugar and groups kung saan ako, alam ko na meron akong mga tao na iba yung opinion. So, lagi nyo iisipin, lahat ng ipopost nyo, hindi lahat agree dyan. Meron at merong hindi mag-a-agree. You cannot expect everyone to be kind. Yes, oo. Gusto nating maging mabait lahat, pero hindi natin pwedeng asahan. Yes, oo. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng sariling group na may control ako na i-block or i-kick yung mga hindi maganda yung sinasabi. Oo. Kasi alam ko, ay sila affected ako. Kasi, parang, ang sa akin naman kasi, dwell on something controllable. Kasi, kung magdudwell ka, sasabihin ng ibang tao, hanggang mamatay ka, ganyan na yan, hindi mo mababago yan. Kahit maglaslas ka sa harapan nila, hindi mo mababago yan kasi hindi mo control the emotions ng mga tao. Mm-mm. So, dun ka magdwell sa controllable. Sa kaya mong i-control. Kung ano yung ipopost mo. Mm-mm. Basta always, kung maglalagay tayo sa social platforms natin, ang parati natin iisipin, will this help advance our online career? Kasi kung hindi naman, why waste time and effort to put something out there na alam mo namang walang ibigay sa'yo? Mm-hmm.
last thing na I think dapat nating sabihin would be pictures or anything, images na piliin natin yung mga images na ilalagay natin sa social media platform natin. Nothing too revealing of our personal lives, even the people that we are, our families, or mga close somethings natin. Ako, I always say, huwag niyong ilalagay yon for privacy sake. Kasi diba, yung mga artist ka nga na-hack, diba? Yung iCloud ng artista. Magandang ka ng learning session, or let's say may bago kang tool na na-discover. Anything again that will highlight your skills and your ability to provide a solution to a client. Pero anything private, we keep that to our private pages. Yung pinakamalaking mistake natin is pinagkocross natin yung professional page natin saka yung private page natin. So, i-private yung mga Facebook nyo, utang na loob. Ako, kaibigan ko yung mga Facebook clients ko. Kasi nga, nag-focus ako dun sa ano, diba, sa Pinoy clients. So, yung mga Pinoy clients ko, Facebook friends ko rin sila. So, kasi yun yung pinang-sasali ko sa group. So, controlled lahat. Hindi naman ako nag-bold kasi hindi naman ako nagpapakita ng cleavage kasi wala naman akong cleavage. So, wala naman sila makikita ng mga ganun. Ano ba yan? Ayan, so... Yan. Kahit ako, may mga clients din ako na Facebook friends ko. Pero merong, parang, di ba, sa Facebook friends mo, pwede mo silang i-group. So, meron akong group na ito yung mga kasama kong volunteers. Tapos, meron akong group na ito yung mga clients. Oo, so, kapag yung post, mga hindi dapat nilang makita or feeling ko irrelevant naman sa kanila, naka-hide yun sa kanila. Parang, Facebook friends, except, kineme, ganun. Except, oo. Matuto naman kayo mag-ano, mag-filter-filter naman. Hindi yung lahat, i-i-ano nyo dyan. Tapos, meron naman mga post na pang pamilya lang. E di, meron din akong section na family. O di si family nang makakakita. Ganun. Ako naman wala. Kasi, separating lang. Knowing lang where information should go. Yeah. So, mag-set din kayo ng boundaries nyo sa sarili. Set nyo ako professional space. Professional. Personal page, huwag naman yung sila pag-focus. If yung, kunwari ikaw, you decide na yung Facebook page mo is gagawin mo professional, gumawa ka ng cover photo na nagkukuha ng clients, dapat make sure na hindi ka rin magpo-post ng kahit ano, na hindi... Na personal, or hindi work. Oo, dahil ginawa mong... Hindi profession related. Oo, dahil ginawa mong business page mo yung profile mo eh. So, unless, kung gusto mong ganun, katulad nung ginawa ko, meron akong profile ngayon. Kasi nga nagpapalit ako ng niche, diba? So, yung mga Pinoy clients, okay lang friends ko yon. Pero yung mga ngayon, nagpapalit ako ng niche. So, may page ako na para dun sa business. Tapos may page ako na hindi nila ma-access yung ano kung hindi kami friends. Kasi Tagalog naman yung mga nandun, hindi naman nila maintindihan eh. So, dun lang sila sa ano. Dito sa Facebook page. Ay, wag ka. May Google Translate at nagka-translate. Yeah, pero wala naman akong tinatago kasi. Yung mga post ko, katangahan ko rin, kalutangan. So, hindi mo rin na pagkakutiwalaan eh, pagdating sa translation. Pero kasi kung alam mong may makakakita, ikaw mismo sa sarili mo, controlled yung pinapost mo. As in, itatanong mo na sa sarili mo, kailangan ko bang i-post to? Kailangan ko bang i-ano to? So, yun. So, isipin nyo mabuti yun. Kung saan kayo makakakita. Yun nga! Ayun naman siya, Jeff. Yun na. Nagpa-buffer na naman si Papa. Galing, di ba? Oo, iba rin. Hindi ko kaya nasa yung sinama ni Nizza sa ganito para may pagpa-buffer siya. Pagka wala siyang kasama, ang tagal nun, nakatanga lang siyang ganun inaantay na pumasok yung IP. Panoorin mo yung video kanina. Marami akong... Pinaparin ko nga yung mga video mo. Baka misa nga gusto kong pumasok sa screen tapos sisingit. Sobrang Lalo na yung umpisa ng video niya. Nakita mo ba yung umpisa ng mga video niya? Nakakabwisa. Hi. Mayayain ako eh. Shy type ako. Ako naman eh. Ay, shy type pa rin. Oo. Nakakahiya na ba sa mga kaibigan mo? Nakakahiya na ba sa aming dalawa? Sa inyo? Wala. Sige, ikaw
ikaw na mahihiyain, kami nagarapal. Mahihiyain ba sa'yo? O siya, final word na, makasugan tayo sa isang oras. No, magpas na. O hindi, mag-final word ka na. Ayun, ang final word ko lang talaga is ito. Sa lahat ng ipopost nyo, sa online profile nyo, mapa personal, mapa professional, sa mga online platforms, yung mga profile nyo, sa LinkedIn, Facebook, kahit saan. Tanongin nyo yung sarili nyo kung willing ba kayong makita yung same post with your face on it sa billboard sa EDSA, sige, go. Pero kung hindi, edi huwag nyo nang i-post. Ganun lang naman yun. Ngayon, kung talaga sobrang garapal nyo at kahit karimarimarim na yan, willing kayong ilagay sa EDSA, edi go. Sa pangatawanan nyo. Number two, on a professional note, make sure na yung gagawin nyo is kaya nyo yung back-upan sa interview at sa output. Halimbawa, maglalagay kayo na, I am an expert, chineneline. Make sure na kaya nyo yung back-upan kapag in-interview kayo about that and yung output nyo kapag na-land nyo na yung project or yung job. So, yun lang naman yung sa akin yung sa akin na importante pagdating sa online footprint. And yung online footprint, hindi lang siya nag-e-end sa mga profiles natin online, sa mga accounts natin, kundi sa lahat, pati sa comment section. Kasi lahat yan searchable eh, lalo na kapag public. So, lahat yan searchable. Yung mga kino-comments nyo, kung paano kayo mag-doubt sa comments ng ibang tao, kung paano, alam mo yun, lahat yon lalabas. Meron at meron makakakita. At meron na mag-judge sa inyo. Wag isipin nyo na yung individualism nyo, yung pagiging, alam nyo, yung individual chinenaling nyo, hindi ko mahanap yung word, but basta yon yung individual chinenaling nyo, nawawala, dahil nagiging plastic, hindi siya ka-plastican, pagiging professional lang siya. Okay? Individual chinenaling. Basta target nyo na yun. Taka pa, no? Seryoso na nga ako eh. Individual chinenaling ng buti. Kasi yung pang dadaot nyo, kahit sa comment section lang, feeling nyo, hindi babalik sa inyo, babalik at babalik din sa inyo. Magre-resonate at magre-resonate yun sa kung anong klaseng pagkatao meron kayo. So, always be careful. You don't always have to be right. But you can always be nice. But, and I, thank you. Tapos ka na, hindi ako sisingit. Sisingit ako, bago mag last word si Jeff. So, isisingit ko lang yung perfect example nito. Kasi meron ako nakita na paid coach siya. Siya 2,000 pesos yata or 3,000. Ang tagline niya is, I wanna help newbies. Gusto ko mag-help sa newbies, maka-start sila ng freelancing. But, pagtingin ko dun sa isang comment section, dun sa group nila na admin siya, meron silang isang minamak na newbie na nagsisend siya ng mga GIF na, GIF na parang mockery na sarcastic dahil nagtatanong yung newbie, binubuli nila. So, parang, ang contradicting naman, di ba? So, gusto mo tumulong sa newbie, pero dapat may pambayad siya sa'yo. So, di ba? Ayun, at saka, so, nakakasira siya. Help, huwag kang hihingi ng bayad. Ilang beses na natin itong inulit-ulit sa kanilang latnis at ilang beses natin pinamukha. Pag ginamit mo yung term na help, huwag kang maniningil ng bayad. Huwag kang manghihingi ng kahit anong kapalit o hindi man bayad. Diba, tuturuan kita, ipaglabo mo ko ng isang linggo, ganun. Basta huwag kang maghihingi ng kahit anong kapalit kung help yan. Kasi pag may kapalit, business yan, na yan. Hindi na yan help. Yes. Hindi siya help. Help. Business na siya. Sige, ako naman. So, paggagawa tayo ng online platform, unang bagay, alamin natin kung para saan yung platform siya. There are different kinds of platforms for different kinds of purposes. So we find the right platform for the specific purpose that we need. Second, we highlight our skills and the solutions that we have for our clients. Nothing else. So kung ano yung skills natin, ano yung mga solusyon na kaya natin ibigay sa ating mga kliyente, yun lang yung i-highlight natin. Pangatlo, then we remember na kung ano ang ilalabas natin on the internet will be there forever. Hindi siya nawawala. So, think twice, thrice, four times, five times, kahit ilang beses pa yan, if
before you place anything out there. Kasi hindi siya nawawala. Isipin nyo, mas masirap magpaliwanag ng isinulat nyo kaysa sa mag-click ng send or enter. Of course, remember that you cannot expect everyone to be kind. The only thing that you can control is your own reaction to things. So if you do not want people to not be kind to you, then think of what you're going to post. Don't attract unwarranted attention. Don't post when you are at an emotional high, malungkot, galit, masaya, gutom. Don't post anything kasi gutom. Huwag ka na mag-post, Nizza. Lagi kang gutom. Yun nga. Kasi nasa emotional high tayo. We cannot, again, only think we cannot expect everyone to be kind. But what we can do is to control our own reactions to things. Ngayon. Nizza, ikaw na. Yun sa akin, maliit ikaw lang. Na. Meron ako. Sasagutin ko muna. So, sabi si Dan, pwedeng pahabol kailan po next live nyo. So, weekly ito. Episode. Weekly ito, wala namang force. Weekly ito, basta wala namang force majeure. Yes, force majeure. Force majeure. Wala namang kaming mga MS sa mga kliyente namin. Mm-hmm. Weekly ito, episode 32 na to. Kung gusto nyo makita yung mga previous episodes, scroll down lang dito sa page or doon sa YouTube, nandun lahat ng, may backlog pa ako mag-upload eh, pero nandun majority hanggang 20 plus na sa YouTube na siya. Oo. So, kalain mo yun, 32 na tayo. Oo, 32. Kalain mo yun. So, episode 32 to and focus. And congratulations. Yes, focus topic to every week. So, Monday, ang lagi naman tong... Focus topic unless may magtanong kay Nizza ng about the coach. Sorry na. Mainitin talaga yung ulo ko eh. So, yun. Every Monday siya, ideally talaga, usually. Pero i-announce namin siya ng Monday kung kailangan namin siyang i-reschedule. Pero talagang i-set nyo na yung Monday 9 PM nyo. Ayun. So, yung ano ko, yung tip ko, yung last word ko, maliit lang siya. So, ano lang siya, parang, laging tatanda, konti lang siya. So, tapos na, yun. May tuta talaga. Yun. Sabi niya, tapos na, ayaw ka na. Hindi, ano. Hindi, so, ano lang siya. So, tandaan nyo na yung katulad ng sinabi kanina, hindi kailangan na lahat ng social media platforms meron ka. Isipin mo lang kung sino yung gusto mong client, saan sila naglalagay, saan mo sila ma-reach, tapos dun ka mag-focus dun sa platform na yon. Kasi better magkaroon ng iisang platform na focused and updated kesa dun sa marami nga, wala namang laman. So, yun. Yun nga, maliit lang. Ay, at saka ako pala, isa pa pala. Never forget to under-promise but over-deliver. Pag yung masyadong i-hype yung sarili nyo. Yes. Tapos pag nagtrabaho na, palpakers pala. Mm-hmm. So under-promise, state the truth, huwag nyong i-hype, huwag nyong i-pad, and then kung expert nga kayo, then show it when you work. Don't sila yung makakasabi. Don't let your words speak, don't let your output and your work speak for you. Okay na? Okay na. Parang inip na inip ka. Hindi. Kinukutok ko na kasi sa gilid. Hindi ako makikita. Feeling ko may tinatago yung chichirya sa gilid. O kaya, nandiyan sa gilid. Grabe, patulog pa lang ako. Wala pa akong tulog. Sino pa lang kasi sasabi sa'yo huwag kang matulog. Patutulog ako. Siyempre, may live. Kaya lutang ako dito eh, kasi wala pa talaga. Kung pinisi ka naman sa ayaw. Wala akong inalaman dyan ha, hindi kita pinilit. Pero maaga ka kanina, in fairness. Hindi kasi gising ako. Pag tulog ako, huyo kayong lahat. Malamang bakla, kala namang huyo mo kami ng gising. Ayun, maraming salamat sa mga nanood. Yes, also see you next week. Kung meron kayong topic na gustong i-topic. kung may topic kayo gustong i-topic. Kung meron kayong kailangan na ni Madam ng tulog. Oo, matutulog na ako. So, kung meron kayong topic na gustong i-tackle. Topic.
Itakel. Nah, kung may topic, kung may topic kayong gusto pag-usapan, i-comment nyo lang. Mapupulot din namin yan. Tsaka kung ano. Ewan. Basta. Nagkaka-end ko, virus ako sa'yo eh. Ewan, basta i-comment nyo lang pag i-announce namin yung next namin. Salamat kanisa, may nagtsatsaga pa sa atin sa mga pinag-tsaga. Pag wala akong may maisip, pupulutin namin yan. So yun, ulitin pala natin, sorry kasi ganito yung setup namin kasi nga nag-technical difficulties. Pero kung nasasagagandahan kayo sa setup ko to, sabihin nyo rin lang. Okay lang naman to kasi wala kaming binabayaran dito. Pag nag-be-live kasi kami, naglalabas kami ng pera. Na hindi naman kami nababayaran. So, wala tayong paid course kasi again. Kasi talagang si B-Live eh. Nagdoble kasi ng sigil sa tapos biglang umarte. Ginawa kami free. Okay. So, anyway, see you next week. Thank you sa mga nanood. Bye! Bye! So, paano ko i-end? End ko muna yung call. End ko muna yung live. Bye-bye! Bye-bye.